Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay July 25, 2023 at kahapon inilahad po ng ating mahal na Pangulo ang State of the Nation Address. Yan po ang ikalawang sona ng ating Pangulo sa kanyang pamamahala. At sa huling bahagi nga po ng kanyang talumpati, sinabi niya na ang State of the Nations is sound and improving. At nasa bagong Pilipinas na po tayo. Pero alam nyo, maraming mga diskontento, mga 2% lamang sila. Yung mga iilan na mga nagrarally-rally dyan po sa Commonwealth kahapon at iba't ibang panig ng bansa, mga iilang piraso lamang eh. Sinasabi nila na wala daw pong silbi si Pangulong Bongbong Marcos. Aba, natutulog yata kayo sa pansitan. Hindi nyo alam ang ginagawa ng Pangulo simula noong July 1, 2022? Eh talaga nga naman, hindi ko na lang mawari kung kayo ba ay nagbabasa, nanonood ng mga balita. Kahit ang mainstream media, hindi nila maitatanggi na napakaraming nagawa ng kasalukuyang Pangulo. At ito po ay para sa ikabubuti ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Bago po tayo magpatuloy, naka-live po tayo ngayon sa top 1 Facebook pages, yung 121,000 followers po natin at saka yung 80,000 followers natin. Naka-live din po tayo ngayon sa top 1 YouTube channel. Kaya kung maaari, huwag nyo po sanang kalilimutang i-like at i-share ito pong ating live streaming. Mag-follow and subscribe din po sana kayo. Paki-hit nyo po yung notification bell nang sa ganon ay updated po kayo sa ating mga live streaming. Maraming salamat sa lahat po ng mga members po natin sa YouTube, mga subscribers po natin sa ating mga Facebook pages, at higit sa lahat, sa inyo pong patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa ating mahal na Pangulo. Dahil po dyan, kaya po kayo nandirito sa ating programa at nanonood. Balik tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Alam nyo mga tol, isa lang ang konklusyon ko sa mga taong ito. Ito yung araw-araw ang ulam, ampalaya. Alam nyo yung lasa ng ampalaya? Mapakla. At mapakla, mapait. Ewan ko kung ano yung appropriate word. Basta something like that. Ganun po yung nararamdaman ng mga tao na ito. Kaya hindi nila makita kung ano ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa nakalipas na taon. Puntahan po muna natin. Una ang balita ng mainstream media. Partikular, ito pong GMA7. Ano ang ulat dito nitong si Ivan Mayrina? Pakinggan po natin mga tol. At ito lamang ang ilan sa mga nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na maikakaila, sapagkat kahit ang mainstream media napapansin na meron talagang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Pero syempre, hindi naman sapat ang mga ito para sa pangangailangan ng lahat ng mga Pilipino. Kaya naman, ang sinabi nga ng Pangulo, continuously improving. Ibig sabihin, katulad din ng sinasabi ng ating Speaker Martin Romualdez, nasa tamang direksyon tayo, pero marami pang mga dapat gawin. At ano ba yung mga dapat gawin na yan ng ating gobyerno? Maya-maya, pag-uusapan po natin. But for the meantime, puntahan po natin ang balita mula po dito sa GMA at sa ulat nga ni Ivan Mayrina. Pakinggan nyo na lamang po sa top 1 page siya, no? Well, Emil, atom, sa isang oras at 11 minutong talumpati, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nagawa sa unang taon ng kanyang administrasyon at inilatag ang direksyong nahis niyang tahakin. Oh, yan ah. Sa mainstream media mismo nang galing yan. Ano? Ibinida ng ating Pangulo ang kanyang mga nagawa. At kaakibat yan ang mga resibo. Hindi po yan kwento lamang, katulad ng pinalalabas ng vlogger journalist na puro daw kasinungalingan ang pinagsasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Oy, vlogger journalist, amigo, buenos dias sa'yo ha. Kasi yun ang lagi mong bukang bibig sa iyong channel. Ewan ko ba, bakit appear ng appear sa timeline ko yung vlog mo? Yung kasinungalingan na pinagsasabi mo na walang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Eh kayo-kayo na lamang ang magbulahan. Huwag mo na idamay ang bansa. Kung ayaw mong maniwala na may ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos,
gumising ka sa pansitan, para ka kasing natutulog sa pansitan eh. Sabi ni Ivan Mayrina, mga nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos at mga direksyon na tatahakin pa ng Marcos administrations. Ituloy po natin ang pakikinig at panonood dito po sa balita. Sa mga susunod pang taon, panimula ng Pangulo ang mas magandang estado raw ng ekonomiya at paghupa ng inflation. While the global prospects were bleak, our economy posted a 7.6% growth in 2022, our highest growth rate in 46 years. Sige nga, pabulaanan nyo nga yan ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahigit sa 7% na economic growth ng bansa at ito ay nangyari lamang sa loob ng 46 na taon. Makalipas ang 46 na taon. 46 na taon. Ano? 46 years have passed before this economic growth, ang pinakamataas after 46 years sa kasaysayan ng bansa, nangyari muli. At ito ay nangyari dahil sa kagalingan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sasabihin nyo, sinungaling si PBBM, pumunta kayo sa Philippine Statistics Authority kasi yun naman ang ginagamit yung palaging datos, di ba? Sila ang nagsasabi na ito ang estado ng ating ekonomiya sa kasalukuyan. Ibig sabihin niya, napakaganda sa ngayon, bagamat maraming mga challenges na kinakaharap ang ating bansa, katulad ng inflation. Ang inflation na sumalubong sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 8% umabot pa nga ito. Pero ngayon, ano ang sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Ang projections nito, sa early 2024, nasa 2.9% na lamang. Madidinig din po natin yan, babanggitin ni Pangulong Bongbong Marcos. In spite of all the difficulties, we are transforming the economy. We are stabilizing the prices of all critical commodities. According to the Banco Central, inflation is expected to ease further by the close of the year and projected at 2.9% by 2024. Oy, amigo, buenos dias again sa iyo, ha? Good morning. Eh, mukhang Espanyol lang yung pananalita. Sana naman, hindi yung delusion na nararamdaman mo sa kasalukuyan ang ipinapakalat mo sa harapan ng publiko. Para kang yung mga kapwa mo, vlogger, na nangangarap na tumakbo sa politiko, sa politika sa darating na 2025, walang sinambit kung hindi siraan si PBBM. Ganyan ba ang uri ng pamumulitika na meron kayo? Naghahangad kayo ng posisyon sa gobyerno pero wala kayong kadaladala. Hindi nyo iniisip na kaya natalo si Lenny Robredo sa nakalipas na halalan dahil una sa lahat, wala kayong kaparaanan sa pamumulitika kung hindi paninira. Hindi nyo magawa ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung kanyang performance ay magsasalita para sa kanya sa politika. E kayo, paninira kayo ng paninira and you expect na mananalo kayo sa darating na 2025? Oy, vlogger, kailangan ko pa bang banggitin ang pangalan mo dito? Sabi mo, nire-respeto mo ako eh, pero hindi ko nababanggitin ang pangalan mo kasi bilang respeto na rin sa iyo. Kung makakadating man sa iyo ito, dahil from time to time nanonood ka sa akin, kung gusto mong manalo sa pagkasenador, umayos ka. Ano? Ilahad mo kung ano yung mga nararapat mong ilahad, hindi yung puro paninira ka nang wala ka namang basihan. Para kang itong si amigo eh. Ano? Pare-parehas kayo ng paninira. Wala kayong inatupag kung hindi manira araw-araw. Tapos i-expect nyo, iboboto kayo ng tao sa ginagawa ninyo. Hindi nyo naiisip na ang Pilipino likas na mayroong kapara, mayroong puso na pagiging simpatiko. Kung sino ang inaapi, kadalasan yun po ang kinakampihan ng mga Pilipino. Inapi nyo sa loob ng mahigit 3 dekada ang pamilya Marcos. Anong ine-expect nyo sa Pilipino? Kakampihan kayo? Kaya tinambakan yung nanay ninyo eh. Ngayon, tuloy tayo rito sa pinapanood natin balita, mga tol. Kaugnay sa ekonomiya at inflation, nagbitiw din ng babala ang Pangulo sa mga nasa likod ng smuggling at hoarding. Oh, ito, isa pa.
tugma ang kanilang gawain. At hindi rin ito tugma sa ating Sorry ah, nalobat yung aking mic. Nalobat. Tingnan natin kung paano magiging remedy natin dito. Meron na ako ulit audio. Nalobat eh, paano ito? Hindi natin maitutuloy. Ah, hindi, sandali. Iko-convert ko sa... Nakalimutan kong i-charge. Ginamit ko pala to ng ilang oras kahapon. Sandali, magpapalit lang ako ng mic at magbabago yung audio natin. Ipagpaumanin nyo na lamang kung hindi... Yan. Okay na ba yung audio natin, mga tol? Paki-comment naman kung meron na ulit. Nalobat, nakalimutan ko i-charge tong mic. Yan. Yan. Ano yung huling yung nadinig bago ako... Bago tayo magloko sa audio, para mabalikan ko kasi may mga sinabi yata ako kanina eh, na hindi ko nawari kung nadinig nyo pa. Paki-comment nyo naman po ulit dyan kung ano yung huli nyong nadinig bago po magloko yung audio natin. Shoutout muna tayo sa lahat po ng ating mga manonood, ano? But anyway, o ganito, hindi matanggap ni Lutang. O, sige, doon tayo. Uulitin ko po yung sinabi ko. I will try to remember kung ano man yung mga nasabi ko kanina. Hindi matanggap ng nanay ninyo, katulad ninyo, ang pagkatalo ninyo sa halalan. Eh bakit ba natalo si Lenny Robredo? Simple lang naman ang kadahilanan eh. Kasi ang kaparaanan ng pamumulitika ninyo ay paninira sa kalaban sa politika. Hindi nyo magawa ang ginawa ng ating mahal na Pangulo. Nagtrabaho lamang ng nagtrabaho at ang performance na yan ang nag-dictate ng kanyang politika. Sabi ng Pangulo lagi, the best politics is performance. Tapos kayong mga vlogger na naghahangad na tumakbo sa pagkasenador sa 2025, ganyan ang uri ng kaparaanan na ginagawa ninyo? Ang manira ng manira, partikular sa kasalukuyang gobyerno? Anong ine-expect ninyo? Mananalo kayo? Oy, mag-isip-isip kayo, mga vlogger. Vlogger, journalist, at kung sino-sino pang nangangarap na tumakbo sa pagkasenador sa 2025. Mag-isip kayo ng tama. Likas sa Pilipino ang pagiging simpatiko. Kung sino ang inaapi, kinakampihan ng Pilipino. Inapi ninyo ang pamilya Marcos sa loob ng 3 dekada, higit pa. Wala namang ginagawang hindi mabuti sa inyo ang pamilya Marcos. Ano ang ine-expect ninyo? Kayo kakampihan ng Pilipino? Di ba hindi? Napatunayan ito nitong nakaraang halalan. May 9, 2022. Presidential elections, nilampaso ang nanay ninyo sa politika. Kasi wala kayong ginawa kung hindi manira ng manira sa ating kapwa. Ngayon, di ko na maibabalik itong piniplay ko eh, pero may babala ang ating Pangulo on the other hand sa mga ganid na individual. Itong mga ganid na individual na ito, mga negosyante. Pero ang kaparaanan, napakamali. Biruin nyo, ang ginagawa ng mga negosyanteng ito, nagtatago sa legalidad ng kanilang operasyon, pero sa katotohanan, illegal ang kanilang ginagawa. Nagpapasok ng mga produkto dito sa ating bansa nang hindi nagbabayad ng tamang buwis. At ang masakit pa nito, dahil sa kaganiran ng mga tao na ito sa salapi, ang gagawin nila, instead, illegal lang nga ang ginawa sa pagpasok ng produkto dito sa bansa, smuggling, instead na ibenta sa publiko, sana makatulong man lang,
hindi nila ginagawa. Hihintayin pa nila na ang demand tumaas ng tumaas at ang supply magkulang. Sa kanila ibebenta ang mga produkto na illegal nilang ipinasok dito sa bansa. Biruin mo, smuggled goods na, nag-hoard pa ang mga hinayupak na negosyante na ito. May babala sa inyo ang Pangulo. Ang Pangulo, sabi sa inyo, hahabulin kayo at iahabla at bilang na ang mga araw ninyo. Ituloy po natin ang sinasabi po dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Gandang layunin, pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. At yan, sinimulan na yan ng Marcos administrations. Sa mga nakalipas na buwan, marami na ang mga natuklasan at na-identified ng ating gobyerno na nag-ooperate sa mga ganitong uri ng illegal activities. At nakakasigurado tayo, after observing due process and rule of law, itong mga hoarder na to, itong mga smuggler na ito, na pinabayaan ng mga nakaraang administrasyon, hindi kayo makakalusot dito sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos tatawagin nyo ngayon, weak president si PBBM, samantala yung mga problema na hindi nasolusyonan in the past administrations, to include Duterte administrations, sinosolusyonan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Puntahan natin, mga tol, ang napakaraming mga nagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero, alam nyo, kung babasahin po natin isa-isa to, aabutin po tayo perhaps ng isang araw. Kasi ito po ang paglalahad ng Pangulo ng gobyerno niya sa loob ng isang taon na ginawa ng kanyang administrasyon. Meron po itong 194 pages. And hinihimo ko po ang lahat ng ating mga manonood, pagka meron po kayong panahon, basahin po natin ito. Ito po ay madadownload po ninyo sa website ng Presidential Communications Office. Pero para mas madali po ninyong malocate, ang gagawin nyo lamang po ay pumunta muna sa Presidential Communications Office Facebook page at hanapin po ang post sa kanilang timeline. Nasa bandang unahan pa lamang po ito kasi isang araw pa lang naman ang nakakalipas. At makikita nyo na po dito yung link para ma-download ang nasabing report ng ating gobyerno. O, sabi po dito sa balita ng Presidential Communications Office, inilabas na ng pamahalaan ang President's Report to the people kung saan ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa unang taon ng kanyang panunungkulan. Ito po yon. Ito po yung cover page. Bagong Pilipinas, One Nation, One People, Building a Better Future Together. The President's Report to the People, 2022-2023. It contains 194 pages. Eto, huwag niyong mamasamain, mga tol. Marami sa ating mga manonood, mga ate, kuya ko, nanay, tatay, lolo't lola ko. Isa sa mga prevailing health conditions na threat sa ating mga ate, kuya, lolo't lola, nanay, tatay ay yung Alzheimer's disease. Meron akong pinapalo na doktor, si Dr. Mike, yung Health Talk with Dr. Mike. From time to time, sineshare ko po yon sa ating page. Napanood ko sa kanyang programa na ang Alzheimer's disease pala ay is a serious conditions na pwede namang ma-prevent kung gagawin mo ang mga bagay-bagay sa panahong ito. Huwag na nating hintayin na dumating pa yung punto na ma-diagnose ang isa po sa atin ito. Paano daw ma-prevent? Unang-una, dapat maging aktibo ang ating health lifestyle.
Pangalawa, ito na, dito kasi mahahaba tayo, di naman ako doktor para magpayo sa inyo. Pero pangalawa dun sa sinasabi niya is dapat continuous reading. Ine-exercise dapat daw po natin ang ating isip nang sa ganon, hindi po tayo tamaan ng Alzheimer's disease. Marahil, kaya po yung mga magagaling na ang edad ay almost 100 na, katulad ni Secretary Juan Ponce Enrile, hanggang sa ngayon, sharp ang kanyang isip kasi mahilig po siyang magbasa. Gamitin po natin ngayon yung pagkakataon na ito, parang win-win solution sa atin ito. Biruin nyo, nababasa na natin ang report ng ating Pangulo at the same time, mape-prevent pa natin sa ating sarili ang possible, wag naman sana, na magkaroon tayo ng Alzheimer's disease, yung makakalimot ka. Kasi meron pala yung una short-term memory loss, tapos hanggang sa mawala, pati yung mga long-term memory mo, mawawala na at hindi mo na alam kung ano ang nakaraan mo. O, basahin po natin ito mga tol, kasi dito makikita sa report na ito ng ating Pangulo kung ano-ano ba ang ginawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas po na isang taon. Hindi natin iisa-isahin ito ngayon dahil kukulangin talaga tayo sa oras, pero puntahan po natin ang table of contents by chapter. Ang unang chapter, Propelling Economic Transformation and Growth. Mababasa po dito ang mga sumusunod. Strong Economic and Fiscal Foundation, Country's Business Climate, Productivity Enhancing and Job Generating Investments. Sa ikalawang chapter po nito, nandito po yung social development. Ano-ano ba yung mga nagawa ng ating gobyerno sa kasalukuyan at sa nakalipas na ilang buwan o isang taon. Siyempre, nandiyan po yung serbisyong pangkalusugan. Yan o, universal and responsive healthcare, quality education towards learning recovery, secure and meaningful employment and livelihood, sustainable settlements and well-planned communities, provision of social safety nets. Sa ikatlong chapter, nandito po yung way towards sustained progress. Ito po yung continuity ano ng mga, alam nyo kasi si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po siya namumulitika. Hindi katulad ng ibang pangulo na kapag ka merong previous project, yung previous administrations, para hindi makilala ito ng mga susunod na henerasyon, ititigil ito ng kasalukuyang gobyerno. Ganun ang kaparaanan nila. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi. Kaya nga, from build program, pinagpatuloy ni PBBM kasi para sa Pilipino eh. Build better more sa kasalukuyan. Nandiyan po yung more responsive and accessible government to the public, securing and safeguarding the nation, sustainable management of natural resources, at isa ito sa mga pinakamahalaga, no? Yung food security na hindi po in-address sa mga nakaraang administrasyon. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, magaling talaga eh. Sa kanyang talumpati, ito pong kanyang zona. Puntahan natin ang zona ng ating mahal na Pangulo. Dito tayo mag-focus. Yung speech po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Inilatag po dito ng ating mahal na Pangulo ang kanyang mga nagawa sa loob ng isang taon. Pero mas nais kong mas mag-focus sa live streaming natin ngayon dito po sa mga naising niya sa hinaharap. Kaya yun muna, yung pakinggan na lamang po natin kasi limited po yung oras natin. Puntahan po natin yung parte kung saan si Pangulong Bongbong Marcos ay binibigay kung ano yung magiging direksyon. Inihahayag sa publiko kung ano yung magiging direksyon ng kanyang pamumuno sa hinaharap. Mula ngayon hanggang sa perhaps isang taon lang muna, no. O, ituloy natin ito, may pakiusap siya rito
sa mga kongresista na kung maaari i-priority yung mga bills na kanyang hinahangad para mas mapadali ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating mga mamamayang Pilipino. The eGovPH app to establish the national government. Okay, lumagpas ako dito tayo. Government is in place. And allow us to leverage our competitive advantages and reap economic benefits. We will continue to forge more of these international partnerships that will lead to a more balanced trade strategy and a healthier economic position. The Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, is now in force. It is a multilateral trade arrangement with the ASEAN and other countries such as Australia, China, Japan, Korea, and New Zealand. We can now have competitive access to a regional market that comprises 2 billion people. As we address our weaknesses and develop competitiveness in other potential areas, we must also play to our strengths. Our competitive advantage must be leveraged. As a service export powerhouse, we must... Ang hirap hanapin eh, pero maya-maya yan. Dito na lang tayo, bumalik tayo dun sa balita ni Ivan Mayrina, no? Para mas mapabilis natin yung pinag-uusapan. Dito tayo. Operations, unscrupulous law enforcers and others involved in the highly nefarious drug trade have been exposed. I will be accepting their resignations. Sa kanyang pagtatapos, tulad ng kanyang naunang sona, inilarawan ng Pangulo ang sa tingin niya ay estado ng bansa at isinunod niya ang brand o tatak ng kanyang administrasyon na inilunsad kamakailan lang. We will protect our sovereign rights and preserve our territorial integrity in defense of a rules-based international order. With our national interest paramount, we will always pursue constant dialogue and diplomatic approaches to the resolution of any issue that may arise. So the initial results of our efforts inspire confidence. Let us continue to be relentless in our aspiration of peace and progress. Samantala, sa kanyang pagtatapos ay inilarawan ng Pangulo ang sa tingin niya ay estado ng bansa at isinunod niya ang kakalunsad lamang na brand o tatak ng kanyang administrasyon. I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi ko pala dito napanood yun eh. Anyway, itatry ko na lang na ialalahanin yung mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na request niya sa Kongreso, no? Yung mga batas na dapat ma-priority ng ating Kongreso ngayong second session po ng 19th Congress. Yung tatak Pinoy law, mga new government audit code, ninanais din ng ating mahal na Pangulo na ma-establish na ang Department of Waters at iba pa na mga hindi ko na maalala eh, marami po yun eh. Pero ang mahalaga, sana sa wish list na ito ng ating Pangulo sa mga batas na kanyang ninanais nga, matulungan muli ng ating Kongreso ang Pangulo dahil hindi naman mag-ooperate ang gobyerno unless merong particular law na pagbabatayan po nito. Ano? Kaya sa pagtatapos po ng live streaming natin na ito, muli ko po kayong ini-encourage na basahin sana ito pong kabuuan ng mga nagawa ng kasalukuyang gobyerno mula po noong July 1, 2022 hanggang June 30. 2023. Isang taon na serbisyo publiko na ibinigay po ng ating Pangulo. Siyempre, yan po ay nakaangkla sa brand of governance and leadership ng ating Pangulong Bongbong Marcos na Bagong Pilipinas. Inuulit po natin, ang estado po ng ating bansa ayon sa ating Pangulo ay maayos at improving, sound and improving. Pero
mangyayari lamang na maisasakatuparan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang hinahangad kung hopefully lahat ng mga Pilipino, bagamat it is impossible siguro, eh magkaisa po tayo. Ano? Kung hindi man magkaisa ang lahat ng mga Pilipino, at least tayo pong mga bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy po nating suportahan ang kanyang mga adhikain. Naniniwala kasi ako na after 6 years ng kanyang pamumuno, bubuti ang buhay ng bawat Pilipino.